mukhang busy-busy ka dyan ah. Oo, oh, anniversary na kasi yung Tangos, 100 years na. Aba, oo nga pala, no? Aabot na tayo sa centenario. Pero bago yan, eh, tignan muna natin. Paano nga ba natatag yung Yemili dito sa lugar ng Tangos? Ano ba yung mga mahalagang kaganapan sa loob ng isang daang taon? At ano ba yung saysay ng ating kasaysayan? Iyan at iba pang tanong ating sasagutin dito sa Kasaysayan, Isang Daang Taong Katapatan. Kasaysayan, Isang Daang Taong Katapatan. Paul of Tarsus, Martin Luther, John Wesley, ilan sa mga kilalang tagapagtatag ng pananampalatayang Kristyanismo sa iba't ibang panig ng mundo. Itong taong 1909, nang isang samahan naman ng mga lalaking may layunin, may prinsipyo at may pusong nasyonalismo na kung tawagin ay kapisanang katotohanan, sa paungunan ng Pastor Nicolas V. Zamora, ay humiwalay sa Iglesia Metodista Episcopal at kanilang itinatag ay Iglesia Evangelica Metodista and Las Islas Filipinas o ang Yemilif. 10 taon pagkaraang matatag ang Yemilif sa kanyang pagpapalaganap ay sinugo ang Evangelista General noon na si Reverendo Francisco A. Gregorio. Ang ilan naman sa bumubuo ng Ang Katotohanan sa Tangos ay ang mga kapatid na ni Cassio Nicolas, Ignacio Cruz, Jose G. Reyes, Narciso Oliveros, Lucio Ablola, Moises Nicolas, Pedro de Omania at iba pang mga pangalan na limot na. Sa kanilang kalagitnaan ay sinugo bilang unang manggagawang Yemilif si Pastor Norberto Asuncion. Iba ito yung bahay ni Cabinito Angeles. At bakit nabotos ko sa ito ngayon? Asan na kaya sila? Teka, JP. Halika ka dito. Ano yun? Alam mo ba na paniniwalaan na dito raw sa lugar ng Nabotas Press, una nagtipon-tipon yung mga miyembro ng Tangos Yemili. So, tignan niyo pa ito ah. Evangelista General na si Pastor Francisco Gregorio dito sa Tangos, dito sa Nabotas. Sila ay nangaral ng simula ang Yemilip at dito sa Tangos nga ay maraming na-convert na mga dating Metodista. Mm-hmm. At unang-una na nga dyan ay ang kapatid na Benito Angeles. Sa pagkakailala nila, pagtanggap nila sa simula ang Yemilip, ay nagsimula sila sa pananambahan. So maraming galing sa Metodista na sumama dito sa bagong samahan na ito. Nobyembre 1919 ay itinatag ang kongregasyon ng Tangos Yemilip Church. Noong 1909 pa, ay sinimula na ni Obispo yung diwang nasyonalismo, mm-hmm, ay yung pagsasarili. So, mula doon, yung diwang nasyonalismo ang dinala din sa pagpapalaganap dahil ito ang malaking panghikayat sa mga tao upang sila ay sumalib. Pero bakit sa loob ng halos 10 taon, ang gawain ng Yemilif sa dako ng Nabotas ay hindi gaanong napagyaman? Yung sa financial din eh, financial support. Di ba nung, maski yung manggagawa dyan eh, ang pastor ang binibigay lang isang linggo, 25 pesos. Siguro kakulangan pa rin siguro ng mga manggagawa dahil siyempre bagong samahan, walang sariling simbahan. Asyong! Kainang! Oh, sino ba hinahanap mo dyan? Si Ka-Asyong at si Inang Nicolas. Eh naku, matagal nang wala yan sila Inang saka sila Asyong Nicolas. Pero alam nyo ba na ang sabi nila, dito daw sa likod namin, ginanap at nilipat yung pangalawang pananambahan ng Tangos Yemilip Church. Tignan pa natin mamaya. Ang lingguwang pananambahan ay ginanap sa tahanang ng mag-asawang Asyong at Inang Nicolas at binubuo lamang ng 20 katao kabilang rito ang mga bata. Ay kukwentong tatay ko. Talagang nag-umpisa yung mula sa ninuno nila, yung lolo namin, mga Yemilip sila. Nag-umpisa sila, Yemilip. Kaya sa MEP, hindi pa kapilya, basta may isang lugar sila. Nagkukwentuhan sila, parang pulong-pulong, kumbaga sa ngayon, Bible study.
Taong 1928, ang Reverendo Felix G. de Guzman, isang pastor ng Iglesia Metodista Episcopal at naging Tesorero General ng Iglesia de Dios, ay umanib sa Yemilif. Kabilang dito ang sambahayan ng mga kapatid na Angelo Angeles, Sotera Hinohino, Estacio Mendoza, Ramon Angeles, Lucas Bihasa, Moises Tiklaw, at marami pang iba. Isa sa nakikita ko lang na dahilan, dahil marami dito sa mga naging kaanib na ng Yemilif ay mga kamag-anak nila. Unti-unti nang lumalago itong Tangos Yemilif Church at nahikayat sila, kaya sila siguro ay sumanib na rin dito sa Yemilif. Sa pagnanasa nga ng mga unang kaanib ng iglesia na magkaroon ng sariling sambahan, ay nakabili sila ng lote sa Daang Bangko. At ito ay pinamahala nila doon sa isang abogado na kaanib din ng Iglesia Metodista. Dumating ang pagkakataon na ang Reverendo Felix D. Guzman ay naitalaga sa ibang dako na pinalitan ni Reverendo Valentin Antonio at nangyari ang hindi inaasahan. Nung magkaroon nga ng hidwaan na umalis yung mga dating kaanib ng Metodista, pero may mga natira din naman. Ang pastor ng Yemilif at yung mga ibang kaanib din ng mga ay nanatiling tapat sa Yemilif. Dating kaanib ng Metodista ay bumalik sa kanilang dating iglesia at tangay yung pag-aari doon sa lupang pinatitirikan na dapat sana ay pagtatayuan ng bahay-sambahan ng ating kongregasyon. Nagpa siyang pamunuan ng iglesia na muling ibalik si Reverendo Felix de Guzman sa dakong iyon. Kanyang tinipon ang 12 mga kaanib at inilipat ang payanambahan sa tahanan ng kapatid Benito Angeles. Hindi nagtagal at muling lumago ang bilang ng kapatiran. Siya yung pastor na pinakamatagal ang naging paglilingkod dito sa kongregasyon ng Tangos. Bilang manggagawa, bilang alagad ng Panginoon, ay siya'y mapagkaringa sa mga membro. Mm-hmm. Kaya minahal siya ng mga siguro ng mga kaanib ng panahon na yun. Nagsasyaman sa kapilya, binubuhat na yun eh. Nasa ano, sa bangko, dinadala sa kapilya, magmula sa bahay nila. Bago dumating ang digmaan, maraming mga Katoliko at Metodista ang umanib sa Yemilif. Sapagkat higit na nakararami na ang mga taga-Tangos, inilipat ang payanambahan sa tahanan ng kapatid ni Teodora de la Cruz Hizon sa Barrio Tangos. 1948, pinasimula ng pagpapagawa ng bagong bahay-sambahan. Ito ay tinayo sa bakanteng lote na pag-aari ng pamahalang bayan sa tabing dagat. Bahagi rin ng lupang pinagtayuan ay pag-aari at pinagamit ng magkapatid na Teodora at Nazaria de la Cruz at pinsang si Francisco Villanueva. Ang kapatiran ng panahong iyon ay tunay na nagpakasakit at nagtulong-tulong sa pagsasabalikat upang ang bahay-sambahan ay agarang may patayo. Isa na rito ang mga kapatid na Teodora Hizon at Leon Casahe, ang mga predikador Ramon Angeles at Jose Reyes, at ang maraming mga kapatid ay nakibalikat sa pagtataguyod ng proyekto. Higit sa lahat ay malaki ang naitulong ni Reverendo Cipriano L. Romero na siyang nagkaloob ng mga materyales na ginamit para dito. Taong 1979, sa pamamahala ni Reverendo Nathanael Lazaro, lalo naging magiting ang pananampalataya ng mga kaanib, na ipalimbag ang unang aklat pang-alaala ng Tangos Yemilif Church, kauna-una ang sacrificial dinner para sa ika-anim na pung taong anibersaryo ng kongregasyon at ang local broadcasting sa pauna ng Pastor Lazaro, Kadone de Guzman, kapatid Ben Gutierrez at iba pa ay naging kapakinabangan sa komunidad. Local broadcasting, ang pinaka nag-umpisa niyan ang brother ko si Benji Gutierrez, dahil nga nakikita namin na kung sa umaga si Pastor Marcelo meron siyang hardin ng panalangin na maikling sermon naman lang niya, inaabangan ng tao sa DCAS. Naisipan namin, siya ang kwan, in-introduce niya at inaprubahan naman ng board yun, nagtayo ng tropa, pinaas, na tuwing umaga mayroon ng magsasalita doon para magbigay ng maikling sermon. Taong 1988 hanggang 1991, sa panahon ng panunungkulan ni Reverendo Noel Abiog, Reverendo Nathaniel Juane at Reverendo Merlin Maningas, ang kongregasyon ng Tangos ay patuloy sa kanyang kasiglahan. Ang mga kapisanan ay nagkapit kamay sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kongregasyon. Sa tulong ng mga diakonesa na siyang nangalaga sa buhay espiritual ng mga bata, sa pagpapasigla ng paralang lingguhan at mga extension classes, ang Christ Jewels ay isang pangkat ng mga batang mga awit ay nabuo.
December 4, 1997, sa pamamagitan ng pambansang resolusyon bilang 77 hanggang 62 mula sa Sangguniang Bayan ng Navotas, ang Tangos Yemeni Church ay binigyan ng clearance para sa survey authority at tax declaration. Nauna pa rito, katabing lupa na ipinagamit sa kapatiran noong 1948 ay tuluyang ipinagkaloob sa kongregasyon sa pamamagitan ng maghipag na Maria Hizon at Clara Hizon Angeles. Ang deed of donation ay nilagdaan ng kapatid na Maria Hizon noong Hunyo 29, 1997. Ako ay dumating dyan sa Tangos Yemeni Church. Ang naaalala kong bahay sambahan ay isang payak na simbahan na kung tawagin ay kamalig. Napag-isipan na gawing konkreto instead na yung building na para nakakaawa eh ginawang konkreto na. Nagtulong-tulong mga miyembro na makapag-raise ng fund para pondohan yung pagpapagawa ng bagong building. Nadispino ng panahon na yon si Pastor Roger Ricaport na siya ay isang civil engineer. Nag-design siya ng isang church structure. Marami ang halos sa labas na ng kapilya na nanambahan, kaya noong 1999, sa pangunguna ni Reverendo Joe Palasige, ay pinasinayaan ang pagpapasimula ng pagpapagawa ng bagong bahay-sambahan na may dalawang palapag at higit na malaki kaysa sa dating kapilya. Makita yung pangangailangan ng pagkakaroon ng casa pastoral dahil talagang walang tinitirhan ng mga manggagawang dinadala rito eh. So medyo nahihirapan sila na pauwi-uwi sila. Inisip na rin na magkaroon ng social dahil sa pangangalangan doon sa mga iba pang gawain ng kongregasyon. Maraming mga tinawag ng Panginoon sa dakong ito na naging daan upang ang pananampalatayang kanilang ipinamuhay ay magpatuloy hanggang sa kasalukuyan at sa susunod pang saling lahi. Sila ang mga babae at lalaki na ginamit ng Panginoon upang magpatuloy ang simulaing Yemilif. Pagkaraan ng 20 taon, ang Yemilif sa lugar ng Tangos ay nagpatuloy sa kanyang adhikain at mithiin na maging asin at ilaw ng kanyang komunidad, gayon din ang magbahagi ng mabuting balita. Nagpatuloy ang masiglang gawain ng bawat kapisanan, mga lupon at ng buong iglesia. Ang bahay-sambahan na nooy payak lamang ay ngayon mayroon ng 3 palapag at may air condition units ang 2 palapag. Ang extension classes sa iba't ibang mga dako ay patuloy na pinagbubuti. Ano sa tingin nyo yung magandang pwedeng balikan at kung kaya nyo hong mabago ito ay ano ho at bakit? Yung focus sa mission na hindi lamang ang pastor ang nangunguna kasi ang pastor nga sinasabi natin ay nalilipat. Kung pangungunahan ng pastor tapos ang miyembro ay tagasunod lang, pag umalis ang pastor siya definitely wala. Hindi siya magpapatuloy. Pero kung ang lahat ng mga kaanib ay isa sa puso ang pagmimisyon, ay nakikita ko na ito ay isang sanang maging matagumpay na ng kongregasyon. So susunod ng mga taon ay sana ay ito ang maging focus ng ating iglesia. E ano naman ang makukuha natin sa ating kasaysayan at mapagmamalaki natin sa pagsapit natin sa sentenaryo? Isang bagay na pagmamalaki ko dito sa ating kongregasyon ng Tangos Yemeni Church ay nariyan ang pagmamahal. Nariyan ang pagmamahal una sa Panginoon, siyempre. Pangalawa, dito sa iglesia ang kanilang niyakap na kaya sila ay nagpapatuloy. Na ang church ay, sabi nga natin ay ilaw. Maging ilaw dito sa paligid. So, nasa tayo ay nasa kadiliman, ngayon, pero ang church ay magsilbing ilaw sa kanila para sila ay mahikayat na pumunta roon at makasama sila sa mga gawain ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sarap talagang balikan ng ating kasaysayan. Ang pananampalatayang ating minana na hanggang sa kasalukuyan ay ating pinapamuhay. Mabuti na lamang at may mga nagsimula at nagsumikap na maitayo ang ating iglesia sa dakong ito ng Tangos. Pero ito naman ang tanong ko sa inyo. Nasaan na kaya ang Tangos Yemilif Church sa susunod na 100 taon? Sigurado wala na ako niyan. Pero ano ba yung pwede nating iwanan sa susunod na henerasyon? Kaya mga kapatid, narito ang buong docu-team na nagsasabing, sa Yemilif, pag-ibig ang nag-ahari, bawat saglit.
Maligayang pagdiriwang na ating sentenaryo.